Good morning! Amoy ka pobre, maaga pa gumising sila Ate Presi, mga alas 5 siguro kanina. At pinalista na itong si Kuya Bongbong, si Kuya Bubong or si Kuya Rolad sa Animal Bite Center ng St. Gabriel Hospital, isang private hospital. Sila lang kasi ngayon yung may available na vaccine. So nakapalista na at ngayon ay susunduin na namin si Kuya Roland doon sa kanilang lugar sa Banga Aklan. So mag-travel lang kami ng mga 20 minutes kung walang traffic. Kung may traffic ay di sobra. Hindi man siguro kuhang 30 minutes yan. Hindi. Sobra, 15 sobra. 15 minutes lang naman Banga. 15 minutes? 10 minutes? No? Sige. Para papunta na kami may kapobre. Sinundo namin si Kuya Roland pero wala pa siya dito. Tinawagan na namin, kinuha namin yung number kahapon eh, kaso wala pa. Bakit kaya? Hindi nag-reply. Buhay, story yan eh. Nag-place mo kayo na. Naogan, may message. Service bagay. Walang signal dito. Yung isang cellphone ko, naiwan ko. Globe lang yata, may signal dito eh. Alam mo, may signal. Malilate siya sa pila pagka. Malisod naman. Hirap magpapila. 160 yung ano no slot eh, maaga pa 25 na. Daming mga nakagat ngayon ng aso. Tula ko yet ano kanina na sinudahan pala na lang. Oo, ay baka nandiyan nagpakahinatid yung mga bata sa kabila. Sige, tawagin lang muna te. Aray ko po. Tulog pa yung dalawa? Saan? Saan natulog mga dalawang bata mo? Ah, oo. Alo. Ay, yung lola, sa, doon kami galing kay nanay mo? Wala ikaw eh. Nagano ka doon? Kila nanay ka. Opo. Naligo lang siya doon. Ah, doon ka naligo? Oo. Oh. Ayan, papunta na kami mga kapob sa ospital ngayon. Ito na yung number mo. Ayan, number. Number ano ka? 25 ha? Number 25. Maaga po sila nagising yan. Pila doon. Pilahan din kahit private sa St. Gabriel ka. Ayan, sa St. Gabriel ka dadalhin namin. College o high school? Di ospital. Kasi may eskwelahan din yung college, yung ano yung St. Gabriel College and St. Gabriel High School, tapos may St. Gabriel na ospital din. Medical center. Nagpaalam ko sa mga anak mo. Nagkausap kayo ni Ate Kamala? Linggo pa na kami nag-uusap. Ah, matagal na pala. Oh, siya, sige. Kasi nasira ako sa ring band nito sa cellphone na lumubo. Lumubo ang cellphone mo? Oh, yung battery. Martes ko lang nabila ko ng battery. Ah. May bago. Wala mang signal sa inyo, no? Mahirap yung signal sa taas. Kaya nga. Kaya nga hinahanap ka namin nung hindi ka namin makita dyan sa baba kanina eh. Kaya napunta kami doon kay nanay mo. Sabi naman ni nanay mo, nandoon na. Doon ka pala naliligo. Ba't dyan sa inyo, parang may balon na doon. Maganda man yung tubig na yun doon sa inyo. Libre yun. Yung sa ilalim, yung may gripo-gripo. Itake may sariling tangko niya. May sariling tangke. Libre yan. Yun yung bariyo dati. Yun ang video ko kahapon na hindi man nawawala ng tubig yun. Hindi yun. Sir, nawawala. Kaso yung pag-init, nahina yung tubig. At least libre ano. Diyan di kayo nag-iigib.
wala ka namang nararamdaman na kakaiba? Wala. Yung aso mo, okay pa? Okay naman po, sir. Parang nanghina, no? Yung aso nanghina ba? Hindi ba? Awa. Pag... Ako yung nanghina. Parang palagi mabigat yung katawan. Eh, siyempre naisip mo yan na wala kang injection. Saan ba injection sa balikat? Dito po sa... Ha? Sa balikat. Dalawa ni muna. Dalawa ni muna? Ah, pala sa dos na pala niya? Hindi na. Second dose na ngayon? Second dose? Yung dalawa yung pa din, naubos nila sa dito sa kabila, nililipat nila dito. Ah, ganun. Kaya nga nito, sa Datananda, sa province. Ang dami kahapon na, ano ko yan, ang dami kahapon na kapila sa St. Gab. 160, imagine. Daming nakakagat pala ngayon ang aso. Dito ko sa Goblasio, injection una. Tapos, ipakita mo sa doktor doon na good. Kung ano. Oo. Limitado man kasi ang makapasok, kuya. Diyan lang kami sa labas. Oo. Basta pipila ka lang doon sa may kuwan, sa may sa loob. Animal Bite Center nila. Diyan sa loob. Both communication. Yan, nandito na kami ngayon sa Kalibo. Mga kapobre, suksok na kami og face mask kay magpasok kami sa ospital. Ayan. So naka-appointment naman na si kuya. Pang number 25 ka, kuya, ha? Tawagin okay. Ka lang naman yan, kuya. Basta upo ka lang doon. Tapos pag tinawag pangalan mo, pasok ka na doon sa isang room yata nila yun, no? Oo. Diyan sa loob. Yan na yung St. Gabriel, oh. Ayan na yung St. Gabriel. Yan naman yung referral, di ba? St. Gabriel, Panay, at ano, Pili lang. Dalhin mo yung ano mga... Dalhin mo yung referral mo, ha? Titingnan nila yan. Tapos yung record ng vaccine mo. Unang vaccine at pa-vaccine. Kasi ayan na yung St. Gabriel. Pila na po. Makapila na si Kuya dito sa St. Gabriel Hospital. Ayun na siya, oh. So yun, ngayon ay pauwi na kami, mga kapobre. Galing na kami sa ospital at mag alas 12 na. Grabe pila, kuya. Ang dami po, sir. Marami pa doon. Marami pa? Mabuti, pang 25 ka. Ayun, ilan yata ang pasyente doon? 100 plus. Grabe nun, dami pa lang na ano, ng aso. Oo. Meron pa nagdadatingan doon, dami. Sige, pasalamatan muna natin yung ating sponsor na tumulong sa atin ngayon, si Tita April. Magkano binayaran natin? 1,400. Okay, binigyan ko siya kanina ng 2,000 pesos mula sa padala ni Tita April. Kasi binibigyan tayo ni Tita April ng pera, tapos sabi niya, ikaw na bahala dyan kung sino ang pwedeng matulungan. So naglaan po tayo ng 2,000 pesos para sa kanya ngayon. Dahil 1,400 ang kanyang ano tawag dito? Ang kanyang binayaran doon sa pa-injection. Yan, sige. Pasalamatan mo pa si Tita April. Ay, nawala. Ay, wala. Luba talaga tong ano. Sakit lang. Ma'am April, maraming salamat po sa binigyan mo pong pera sa pang papuna po ngayon sa akin. Uh-huh. Maraming salamat po and God bless inyo. Uh-huh. Ayun, sige. Sa iyo na yung sobra, 600 plus siguro yan, ano? 600 plus. Oh, sige, tago mo para sa sunod naman na vaccination. Hanggang kailan pa daw ba ang vaccine mo ulit? Sabado ulit? Delay na daw, sir. So ayan po yung resibo, mga kapobre. Magkano ito? 1,400 pesos. Ayan po ang binayaran doon sa ospital. Kasi hindi man kami makapasok doon sa loob. Kaya ayan. Hintay namin matapos, boy, katagal, mga kapobre.
umabot ng sobra, ilang oras ka, no? Ilang oras? Alas 10, alas 9, 9, 10, 11, 12. Ah, 11 pa lang man. Ano eh, 11, 13. May isang oras gita. Isang oras at... sobra isang oras at kalahati, no? Nakapila. Hey, mas kawawa. Yung iba kanina, may nandun ako sa labas kanina. Sabi ng yung iba, wala, cut off na. Hanggang bukas na naman. Grabe, no? Sa dami ba naman ng mga naanuhan ngayon? Yun. Ha? Dami na kagat na. Aso? Oo. Oo. Kaya nga, grabe nga. Hirap ang makagat na aso pag wala kang pera. Ay, si dabi mo pa. Ang dami ng aso mo na yan, no? Ilan yung aso mo dyan sa bahay? Dalawa lang. Dalawa? Tatlo yun, isang maliit. Oo. Kasi wala palang libreng bakuna ngayon. Sa aso. Sa kwan. Vaccine sa anti-rabies. Sige, mambiyahe tayo mga ikapobre. Ate, hatid muna namin siya doon sa lugar nila. Tita April, maraming salamat po ah, sa iyong anong pagsuporta sa programa. Maraming maraming salamat po. Yung matulong na talaga namin kay Kuya, yung pagsama at saka paghatid sundo sa ngayon. Sige. Salamat sa mga suporta ninyo, sa mga nanood sa amin, sa mga patuloy na nagasuporta. Thank you very much po sa inyo. Malayo kasi ang kalaan natin. Sa baryo pa. Ay paano si Ate Kamala, anong update doon? Mag-uwi yon? Nahirapan dahil hindi sila magkasundo doon? Kasundo naman ba? So, hindi niya masyadong sabi niya? Hindi masyadong hindi masyadong nag-aalaga? Ganyan? Hindi magkapokus? So parang problema rin talaga sila doon. Kasi may mga pamilya din. Oo. Kaya ang akala ko nga noon. Yung inaantay ko nga, yung mga dumating yung van, yung dadagdagan ko na lang yung sa Ursula. Oo. Oh. May ano kayo sa Ursula? May... yan na po yung inaantay ko magpating. Bibigyan kayo ng ayuda? Hindi yan, sabi din na sa amin sa bariyo. Oo. Yan ang inaantay ko. Oo. Oh. Kala ko kasi nagpagamot siya doon. Nagbakasyon pala siya. Ha? Pina-check up lang kasi hindi rin tinuloy. Hindi rin tinuloy doon? Pa-check up lang kapatid niya, wala. Oh. Ay, sino gumastos ng pamasahe papunta doon? Yun. Sila naman papunta doon, sir. Ah, sila naman. Oo. Gastos ng pamasahe. Oo. Kaso yung pabalik dito, yung gagastusin pabalik dito, ipagamot muna niya doon. Mahirap yun pag nagastos ka dito tapos pamasahe, magkano ka agad pamasahe? Nasa 10 mil siguro. Dala layo na lang. Pamasahe. Ha? Dala na yung pamasahe dyan sa 10 mil. Mga 10 mil. Ay di, pagamot yan na lang muna doon. Total doon man siya sa lugar ng pamilya. Malaki doon yung mga ospital. Libre pa. May malasakit center ng Ayunay. O, oh, gusto niya umuwi. Tapos pagdating man dito, mag-uwi man yun doon. Ha? Bakit ano naghikayat sa kanya na mag-uwi doon, na mag-bakasyon? Sabi niya, gusto lang umuwi doon na kita-kita lang. Ah, na ano siguro, na hidlaw? Na homesick siguro. Na homesick siguro. Sa katagalan siguro panahon na hindi naka-uwi doon, ay no? Ikaw nakapunta ka doon sa lugar nila? Hindi pa po, sir. Ah, hindi rin. 20 na. Kulang na yung mapunta doon. Oo. Oh. Kaya... ang abata. Paano yan? Dapat tayo magpagamot muna siya doon.
kumusta yung katawan niya doon? Malaki yung paa niya at dati niyang sakit dito yung higa siya dito sa kapila, sakit. Oo. Paa niya namamanas. Namamanas na? Ay, dati. Binuo ko. Yung payat na payat na siguro pareho nung unang naputahan namin. Hindi mo siya. Nakita ko siya sa video call, yung matapal. Oh. Matapal naman yung kanya. Oo, oo, oo. Hindi na masyadong mataba o. Namanas na yung paa. Sumalungkot ang kalagayan niya rin doon ngayon. Ganyan pala. Wow. Malayo ito mga kapobre itong lugar nila Ate Kamala dito. Ayan o. Wow. Lagpas pa sa bayan tapos baryo pa. Ayun, dito na. Hindi na kita ihati doon sa taas ha. Hindi man makakyat doon sa sakin eh. Bata ha, isa. Ayan na yung anak mo. Oh, parang tulala man yung anak mo. Parang nagka-problema yaan. Oh, palaging tulala oh. Oh, ay sige, alagaan mong mabuti ha. Sige, sige, misis lang. Ah, sige. Yes, sige. Tanaw ba lang nung, oh, payat-payat, oh, parang tulala yung bata palagi, oh, kahapon pa napansin yan. Oh. Nagkwentuhan kami mga kapobs. Nalaman ko na nagtatrabaho pala ito si Kuya Bongbong sa isang bahay. Nagahugas siya ng mga pinta, nagahugas siya ng mga trabaho sa loob ng bahay ba? Dito sa bayan, 350 daw yung araw niya. So tatlong beses siya sa isang linggo, tapos sunod doon naman sa kabilang bahay na mayaman. Taga ano, sa Amerika yata yung ano, yung may-ari ng bahay. Basta yun lang daw ginagawa-gawa niya. Hanggang ito nga, nakagat siya ng aso, kaya nag-absent muna. So yun, mabuti na yun. Kompleto na yung vaccine. Isa na lang pala. Isa na lang na vaccine. 1,050 ang sunod na vaccine daw. Sabi kanina sa kanya doon ng ano, St. Catherine, yung pang third na injection. Salamat mga kapobre, kasama ko si Kuya Arnel at si Ate Prissy. Ako naman si kapobre Archie Hilario. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagmalasakit. Tita April, maraming salamat po.